I-inspeksyonin po ni Pangulong Noynoy Aquino kung naayos na ang mga nasirang estruktura at kalsada sa Tagbilaran City sa Bohol noong tumama po ang malakas na lindol nitong Oktubre. At yan nga po ay nakikita na natin ang Pangulo ay nakarating na dyan sa Bohol. Dumiretso po siya riyan sa Bohol Tropics Resort para makipagpulong po sa mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ito ay para malaman ang status ng rehabilitation efforts sa Bohol matapos ang malakas na lindol doon. Matatandaan po mga kapuso na ang noong October 15 tumama sa Bohol ang magnitude 7.2 na lindol at nagresulta sa pagguho ng maraming istruktura roon, kabilang na po ang sa mga gumuha mga century-old churches na itinuturing na heritage sites. Samantala, tawagin po natin si Teresa Andrada para sa detalye kaugnay nga po sa ginagawang pag-inspeksyon ng Pangulong Aquino sa Bohol. Teresa? Maris, nadarating lamang ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa probinsya ng Bohol. Rehabilitasyon sa probinsya ang bakay ng kanyang pagbisita ngayong araw. Ito na ang ikalawang beses na bumisita ang Pangulo matapos hinigin ng magnitude 7.2 na lindol ang probinsya noong October 15. I-inspeksyonin ng Pangulo ang Tagpanue Bridge sa bayan ng Alburquerque at Abatan Bridge sa bayan naman ng Maribohok. Bago ito ay ngayong tanghali magkakaroon muna ng isang briefing ang Pangulo kasama ng ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bohol tungkol sa rehabilitation ng probinsya. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita ngayong araw sa probinsya ang mga kalihim ng DND, DILC, DSWD, DPWH, DOH, DepEd, DOE, DOTC at National Housing Authority o NHA. Samantala, ayon naman sa Department of Tourism Region 7, umaasa silang sa lalong madaling panahon ay maisasaayos na ang mga tourist sites na apektuhan ng lindol. Oktubre kasi hanggang Abril ang peak season o yung pagpasok ng mga dayuhang turista sa probinsya. Sa kabuuan, nasa 7 billion ang halaga ng infrastruktura na nasira dahil sa lindol. Aminado ang DOT Region 7 na lubhang naapektuhan talaga ng lindol na sinundan pa ng hagupit ng Super Typhoon Yolanda ang turismo sa probinsya. Sa ngayon, bukas na raw ulit ang mga sikat na attractions gaya ng Lubok River Cruise at Philippine Tarsier Sanctuary. Ongoing naman ang reconstruction ng mga nasirang bahagi ng Chocolate Hills Complex viewing deck dahil sa landslide. Ang mga nasira namang mga simbahan kasama na sa plano ng DOT na isama sa mga tour packages habang unti-unting isasagawa ang reconstruction ng mga ito. Inumpisahan na raw ito ng mga tour operators sa Bohol ngayon. At yan muna ang latest mula dito sa Bohol. Balik sa'yo, Marie. Maraming salamat, Teresa Andrada.